Hello mga ka-garden! Today ay isi-share ko lang po sa inyo yung mga simpleng steps na ginagawa namin para sa soil management or yung land prep na tinatawag dito sa aming garden. And kung nakita nyo po yung mga video ko before, bago po ako magtanim, ay nilalagyan ko po ng mga grass clippings, mga malunggay leaves, mulberry leaves at yung pong wild sunflower leaves yung aking garden. Tapos tinatabunan ko po siya ng lupa. And then hintayin ko lang po na malusaw yung mga nilagay ko doon para sigurado po na may nutrient po yung aking tataniman. And then today, kung makikita nyo po, hinahaluan din po namin yung aming lupa or yung aming garden soil ng compost at yung biochar. Ano po ba yung sinasabi o tinatawag nilang biochar? Well, ito po yung charcoal-like product na gawa sa biomass waste, kagaya po ng wood or agricultural waste tulad ng mga damo. Tapos ito po ay magagawa sa pamamagitan ng pagsusunog ng agricultural waste or wood in the absence of oxygen. So, ito po ay tinatawag nilang pyrolysis. Ibig kong sabihin, susunugin nyo siya nang hindi po siya naka-expose para wala pong hangin na pumapasok doon sa kung saan nyo siya susunugin. Sa madaling salita po ay uulingin natin yung mga agricultural waste na meron tayo, tapos yun po yung gagamitin natin dito sa ating mga garden. Ano nga po ba yung mga benefits ng biochar? So unang-una po ay makakapag-improve po siya ng soil fertility. And then dahil syempre nag-improve yung soil fertility natin, tumataas po yung ating yield or yung ating ani. And isa pa po ay makakapag-improve din po siya ng water retention and yung drainage po ng ating soil. And kung yung lupa nyo rin po ay acidic, so mainam po nalagyan nyo po siya ng biochar. Dahil ang biochar din po ay nakakapag-reduce ng soil acidity ng ating mga garden or ng ating mga taniman. Maliban po dyan, isa pa sa kanya mga benefits is nakakapag-absorb din po siya ng mga soil pollutants na makikita or na-present dito sa ating soil. And then isa pa po ay yung resistance po sa diseases ng ating mga halaman ay tumataas din. At mahalaga din po ito dahil nakakapag catch and store po ng carbon pala yung ating biochar. So maraming po talagang benefits yung pwedeng makuha kapag ginamit po natin yung biochar dito sa ating garden. Ayan, at kung mapapansin niyo po kanina na mayroon akong dinidilig na tubig dito sa ating mga naka-prepare ng mga styro boxes, yun po yung Jada Microbial Solution na ginawa natin kahapon. So, dinilig po namin sa mga ito para po magkaroon po ng mga microorganisms yung ating tataniman. So, as I've mentioned before, pwede nyo siyang gamitin like kahit 4 beses sa isang buwan bago po kayo mag-transplant doon sa inyong garden or doon sa inyong, let's say, rice field or kung ano man po yung available na area na gusto nyong taniman sa inyong lugar. So, ayan. Basically, itong plot na to, ayan. So, tataniman din namin siya after 2 weeks. And, nilalagyan pa po namin siya nung pinaghalong compost at saka yung biochar. And then, yun nga po, ang final na gagawin ay didilig-diligan po siya noong aking ginawang solution, yung JMS solution, na maraming po siyang microorganisms na present. So, panoorin nyo po yung previous video ko kung paano gawin yung JMS sapagkat ito po talaga ay may malaking maitutulong sa ating garden. Thank you so much po sa panonood ng mga video. I hope may natutunan po kayo. And sana po i-advocate nyo rin po yung pag-organic gardening sapagkat hindi lamang po ito makakatulong sa atin, kundi pati na rin po sa ating kalikasan. Thank you! Bye!